Alright, so ngayon para mapuntahan mo yung ConvertKit, punta ka lang dito sa link na to sa bit.ly get ConvertKit. So kapag nandiyan ka na, enter mo lang. And then mapupunta ka sa website ng ConvertKit. So dito sa website ng ConvertKit, makikita mo lahat ng details, ng features, ng email marketing software nila. So ito rin yung nire-recommend ko sa mga ka-team ko, sa mga kakilala kong professional bloggers at mga marketers. So dito, i-check mo lang tong mga details na nandito. Ayan, makikita mo lahat dito. Sabi nga dito, the power of Infusionsoft but easier to use than MailChimp. Sobrang easy to use talaga ng ConvertKit email marketing. Then kung kilala mo si Pat Lin, ito mismo yung ginagamit niya. Si Pat Lin is a professional bloggers. So ngayon, kapag nakapag-decide ka na, i-click mo lang tong get started para makapag-sign up sa ConvertKit. So dito sa pricing ng ConvertKit, makikita mo dito sa starter niya, 0 to 1,000 leads or subscriber is $29 a month. So kung meron ka ng maraming leads, 1,000 to 3,000, $49 a month naman. So kung marami ka na talagang leads, pwede mo itong i-calculate dito. So let's say for example, meron kang 10,000 leads, it's $119 a month. So kung less than 0 to 1,000 dito sa $29 a month ka. Then click create account. Yan, kapag dito, ilalagay mo lang yung email, password, then follow the next instruction. Alright, nandito naman tayo ngayon sa ConvertKit account ko. So ngayon, ipapakita ko sa iyo dito lahat ng features ng ConvertKit para mapamilyar ka kung paano ba ito nag-work. So dito sa, kapag nakalagin ka sa ConvertKit account mo, itong makikita mo una, dito makikita mo yung mga leads. Ang kagandahan dito, kung saan form siya, makikita mo yan, then date. Meron siyang detailed statistics and real time din siya. Mga form. So, ang unang first step na kailangan mong gawin para makapag create ng autoresponder is gumawa ng form. Okay, so dito meron akong ginawang form. Papakita na lang sa iyo yung example. So, for example dito sa ebook na binibigay ko. Sa blogging guide ebook na binibigay ko. Yan. So dito sa setting, i-check mo to dahil mahalaga ito. Lagay mo dito sa main setting yung form name, then incentive. Sa incentive email, kapag chinek mo tong ito, mapapadalhan yung subscriber mo na confirm your subscription. Ibig sabihin, naka-double opt-in siya. Pero kung nagsisimula ka naman, pwede mo naman i-uncheck yan. Okay? Then, dito tayo sa sequence ngayon. Sa sequence naman, dito mo makikita yung mga email follow-up message na ipapadala mo sa mga subscribers mo. So, sa ebook na ginawa ko kanina, ito yung email sequence niya. So, ipapakita ko sa iyo dito yung eksaktong content na nilalagay ko sa aking mga email follow-up. Okay, so for example, nandito. Yan, na-download na yung ebook po. Kung meron kang landing page sa website mo, kung saan man niya na-download, ito yung marireceive ng subscribers na nag-opt-in sa ebook na binigay mo. So, immediately, ibig sabihin, mapapadala agad yung message na to. Ito ang subject, email subject, then ito naman yung content. Dito sa button, nandito yung link para ma-download yung ebook. Then, nandito. Okay. So, sa day 1, ito naman, nagbigay ako ng tips
about vlogging. Then sa day 2, another tips na naman, tinuro ko dito how to write your first blog post. And continuous ko siyang ginagawa. Then after 7 days, dito na ako nag-introduce ng aking offer. So, bakit mo kailangang mag-provide muna ng value sa subscribers mo? So, napakahalaga nito, syempre, para makilala ka ng subscribers mo na yung tipong nag-opt-in sa'yo tapos o-opera mo lang siya, bebentahan mo lang siya. So, as a professional blogger and marketers, kailangan hindi natin gawin yon. Ang una mong gagawin ay magpakilala sa mga leads mo, introduce mo sarili mo, mag-provide ka ng value, then kapag solid na yung relationship at kilalang kilala ka na ng mga leads mo, doon ka mag-introduce ng yung offer. Okay? So, dito naman sa broadcast email, ipapakita ko rin sa'yo. Punta tayo ngayon sa broadcast. Yung broadcast email, ito yung mga message na pinapadala mo sa mga leads of subscribers mo, pwedeng everyday or anytime. So, for example, dito, kahapon, March 2, 2017, nagpadala ako ng email. I-check natin tong report. So, kahapon ko lang to pinadala. Ang title ng newsletter ko is How to Build a Successful Business Online. So, meron akong 4,081 recipients at meron siyang 8.7 open rate. Then, click rate is 2.7. So, mataas na rin to. Then, dito tayo sa view content. Pwede mong i-review again yung content mo. Ito yung content niya. Yan. Then, ito kapag kinilik to ng mga subscribers mo, papunta to sa blog post na ginawa mo. So, for example, click natin to. Yan. Dito ko siya pinapunta sa aking blog post. So, bakit kailangan mong papuntahin sa blog post mo? So, kasi dito, kung papapuntahin mo siya sa blog post, mas marami kang value na mapoprovide sa mga subscribers mo. Yes. Dito, detailed mong i-explain sa kanila kung ano ba yung tips or message na gusto mong iparating sa kanila. So, dito sa blog post na to, sinabi ko lang yung 5 proven steps to build a successful internet business. Dito, in-explain ko yung one by one kung ano yung mga 5 proven steps na yon. At dito ka magkakaroon ng conversation at dito ka makakapag-connect sa mga leads, subscribers mo. So, ngayon, meron siyang 35 conversation, ibig sabihin mo, 35 comments in one blog post. Dito, ayan, ang sabi nila, from Loretta Santiago, thank you, sir, sa mga share nyo sa amin, lalo na po sa mga baguhan na ganitong business. Gusto ko po talaga mag-grow po ang business ko. Yan. So, sabi naman ni Pelina Seriano, thanks Sir Jay, beginner pa po ako sa ganitong business, but hoping na maging successful ko ako sa tulong nyo. God bless. So, diba, ang sarap sa feeling na nakakarinig ka ng ganyang mga message, nakakabasa ka ng ganyang message. So, yun talaga yung magdadrive sa'yo para tumulong at magbigay ng tips sa mga kasama natin sa ganitong industry. At sabi pa ni Maymay Formeto, ito ang sabi niya, thanks a lot for providing me a great information about online marketing strategies. May God bless you more wisdom para makapag-share ka pa sa maraming AIM Global Distributors na kagaya kong gustong kumita ng malaki using online business. So, si Maymay, isa sa AIM Global Distributors na gustong matuto kung paano ba nag-work yung online marketing strategies. So, kahit nasa ang business ka, kahit anong klase ng business mo, malaking tulong at sobrang magagamit mo kapag in-apply mo at pinag-aralan mo ang email marketing strategies. Okay, so balik tayo dito sa ConvertKit. Yan, dito sa recipients, ito yan, or click mo tong offense. Dito mo makikita kung sino-sino yung mga nagbukas ng email mo. Ayan, makikita mo dito, one by one, or dito naman sa clicks. Ito sa clicks, sila yung nag-click talaga papunta sa website mo.
meron siyang 109 subscribers. Click mo to. Yan, dito makikita mo yung mga nag-click ng newsletter mo. Okay, so maganda dito kung sinend mo siya ng kahapon. So, for example, sinend mo siya kahapon. Pwede mo tong isend the other day. Eto, click mo tong resend to unopens. Ibig sabihin, pwede tumaas pa yung conversion ng broadcast email mo. Okay? So, dito tayo ngayon sa subscribers kung paano ka makakapag-add ng group, paano mo sila ma separate one by one. Dito sa subscribers, ito yung mga confirmed subscribers mo. Pwede kang mag-search dito, import, kung meron ka ng list dati na naka Excel file or CSV. Dito mo lang siya i-import. Then, easy to use lang siya. Kung mag-a-add ka naman one by one, pwede rin dito. Yan. Then, saan form siya ilalagay or itatag mo siya. Okay, so sobrang dali lang gawin ito. Dito naman sa next step is automations. Ito yung pinaka favorite ko sa ConvertKit. Sa automation, pwede mong i-automate yung email marketing campaign mo. So papakita ko sa iyo dito example sa pre-ebook. Ayan, sa pre-ebook, kapag nag-fill up sila sa landing page mo, dito sila mapupunta sa form. Masusubscribe dito sa form mo. To pili ka dito. So let's say example sa free blogging ebook. So ito ang trigger. Ang next step na gagawin mo, anong action ang gagawin mo? Pwede mo silang i-add tag sa ebook, then subscribe to a sequence. Ito yung sequence na to, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na mga email follow-up. So, marami pa dyan. Pwede ding dito na pwede mo silang remove tag, subscribe to another sequence, subscribe to another form, at marami pa. So, very easy to automate your email marketing campaign. Alright, I hope na marami kang natutunan dito sa pinakita ko sa iyo ngayon. And I hope magamit at ma-apply mo kaagad yung email marketing strategies para sa business mo. Then, if you have any questions, don't forget to leave your comment below on this blog post. Para kapag nabasa ko yan, may katanungan ka, as soon as possible ay masagot ko agad. Okay, yun lang, and thank you for watching this video. This is Jay Gregorio, your internet marketing coach. God bless.